Hello kids, let's learn, play, and grow together with teacher Wendy. Hello kids, pinagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome sa ating kindergarten class! Isang panibagong araw na naman na tayo ay magsasama-sama upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayo mga bata sa ating bagong aralin? Excited na ba kayo sa bagong matututunan ninyo ngayong araw na ito? Magaling! Ako rin, excited na akong ituro sa inyo ang ating bagong aralin. Kaya, simulan na natin! Mga bata, magpapakita ng larawan si teacher at sabihin ninyo kung ano ang mga nakikita ninyo sa larawan. Tama mga bata, ang larawan na inyong nakikita ay ang mga iba't ibang uri ng hayop sa ating kapaligiran. Ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang mga iba't ibang hayop sa ating kapaligiran. Sabayan nyo nga si teacher sa pagbikas ng ating aralin. Mga hayop sa kapaligiran. Magaling mga bata! Ang mga hayop ay likha o gawa ng ating Diyos upang ating alagaan at mahalin. May mga hayop na namumuhay o nakatira sa lupa, tubig, at himpapawid. Sila ay nakatira at namumuhay ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga hayop na namumuhay o nakatira sa lupa ay tulad ng mga aso, pusa, kalabaw, kambing, baboy, elepante, at tigre. Ang mga hayop naman na namumuhay o nakatira sa tubig ay tulad ng mga tilapia, bangus, alimango, pusit, balyena, at pating. Ang mga hayop naman na namumuhay o nakatira sa himpapawid ay tulad ng kalapati, agila, paru-paro, tutubi, at paniki. Mayroon ding mga hayop ang kayang tumira at mamuhay sa lupa at tubig, tulad ng palaka, pagong, at buwaya. Katulad din natin mga bata, ang mga hayop ay may iba't ibang bahagi ng katawan at gumagalaw sa iba't ibang paraan. Ang mga hayop na nakatira o namumuhay sa lupa ay naglalakad at tumatakbo gamit ang kanilang mga paa. May mga hayop na may apat na paa tulad ng aso, pusa, kalabaw, kambing, at kabayo. Mayroon ding dalawa tulad ng manok at bibe. Mayroon ding mga hayop na namumuhay o nakatira sa lupa na walang mga paa at paggapang ang kanilang ginagawa upang makagalaw tulad ng ahas, bulate. Ang mga hayop naman na namumuhay o nakatira sa tubig ay paglangoy ang kanilang galaw. Ang kanilang ginagamit ay ang kanilang mga palikpik, buntot, at kalamay tulad ng tilapia, alimango, at tugita. At ang mga hayop naman na namumuhay o nakatira sa himpapawid ay paglipad ang kanilang galaw gamit ang kanilang mga pakpak tulad ng kalapati, agila, paru-paro, at paniki. Katulad din natin mga bata, upang mabuhay ang mga hayop ay kailangan nila ng pagkain.
may mga hayop na halaman, gulay at prutas ang kanilang kinakain tulad ng kalabaw, kambing, kabayo at baka. May mga hayop naman na karne ang kanilang kinakain tulad ng buwaya, leon at tigre. At mayroon ding mga hayop na parehong kumakain ng karne, gulay, prutas at halaman tulad ng aso, pusa at baboy. Katulad din natin mga bata, ang mga hayop ay nangangailangan ng pagkalinga at pag-aalaga. Kaya tayo mga tao ay nilikha ng Diyos upang ang siyang mag-alaga sa mga hayop sa ating kapaligiran. Paano nga ba natin sila maaalagaan? Una, bigyan natin sila ng makakain. Pangalawa, bigyan din ng tirahan o masisilungan. Pangatlo, kapag nakakita tayo ng mga hayop sa daan, huwag natin sila sasaktan tulad ng pagpalo at pagsipa. Ang mga hayop sa ating paligid ay lubos na mahalaga. Ibinigay sila sa atin ng Diyos upang tayo man ay kanilang matulungan sa iba't ibang paraan. May mga hayop na natutulungan tayo sa mga gawain sa bukid o ang pagsasaka tulad ng mga kalabaw at baka. Natutulungan din tayo sa pagbibigay sa atin ng pagkain tulad ng baka na bibigyan niya tayo ng gatas. Manok na bibigyan niya tayo ng itlog. At baboy, ang kanya namang karne. At may mga hayop din na natutulungan tayo na maging masaya tulad ng aso at pusa. Yan ang mga hayop sa ating kapaligiran. Nakinig ba kayo ng mabuti mga bata? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. Narito ang panuto. Sa malinis na pan paper, iguhit kung alin sa mga hayop ang iyong paborito. Pagkatapos ay kulayan ito. Handa na ba mga bata? Gawin na natin! Isang malakas na palakpakan para sa inyo! Bago tayo magtapos, may nais munang iwan sa inyo si teacher. Tandaan, ang mga hayop ay likha din ng Diyos. Sila din ay mahalaga. Sila ay nakatira o namumuhay
ayon sa kanilang mga pangangailangan. Tulad din natin, kailangan nila ng pagkain upang mabuhay. Higit sa lahat, ang mga hayop ay lubos na nakakatulong sa atin sa iba't ibang paraan. Kaya ang marapat lamang nating gawin ay atin silang alagaan at mahalin. Nawa ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!